At nagbabalik na naman guys ang inyong Kuya Plydo. Okay guys, so ang tagal ko hindi nakapag-upload kasi medyo naging busy at ECQ, wala kaming masyadong rides. So ngayon guys, umorder nga pala ako ng helmet sa Shopee at dumating na siya. Yan, ito siya guys. So dumating na siya at ngayon buksan na natin. So yung packaging, kita nyo naman, balot na balot ng plastic at ng mga tatak ng Shopee. Yeah. So umorder nga pala ako na yung helmet na to guys kasi na-realize ko yung biyahe namin palayo ng palayo at yung helmet ko parang tingin ko medyo hindi akma yung style niya or yung tibay niya para sa biyahe namin. So yung biyahe namin medyo nagiging delikado na. So nag-aalala ako. Kaya na-realize ko siguro mas unahin ko na muna mag-upgrade ng helmet kesa sa ibang parts ng bisikleta ko. In order ko nga pala guys, ang tatak niya ay spider. Tama ba? Spider. Yun. Ang gagawin ko sana talaga guys, balak ko mag upgrade ng cassette niya, tatawag doon. Cassette saka crank yata tawag doon kasi medyo nahihirapan nga ako sa pataas. So ito siya guys, kita nyo, wala siyang bubble wrap pero okay naman, parang hindi rin naman kailangan ng bubble wrap. Wow, ang gaan niya guys, ah. Ang gaan niya. So, eto siya guys. So, dumating na siya. Okay guys, so eto na nga pala yung helmet guys, yan. Nakakatuwa yung helmet guys kasi mas magaan siya kaysa sa luma kong helmet guys. Tapos tawag dito, tatak niya guys ay spider. Sabi ko asan niya yung spider. Tapos yung adjusa niya, nakakatuwa guys. Ayan, ayan yung adjusa niya guys. At hindi kagaya nung adjusa nung luma kong tawag dito, helmet. Na ang ginagamit ay yan, Velcro ba tawag dyan? Velcro guys, ayan. So kung dumating yung araw na maubos yung ano, yung eto, yung dumidikit sa Velcro, may chance na lumuwang na to kasi hindi mo na siya ma-adjust, hindi na siya komportable suotin sa ulo. At isa pa nga guys, wala siyang styrofoam yan. Hindi ko may advice yung ganitong helmet guys kapag yung mga biyahe nyo mga sobrang layo na kagaya ko, yung tipong may mga makakasabay na kayo na malalaking truck tapos mabibilis na yung takbo nyo, di ba? So hindi na to maia-advise kapag ganun na yung biyahe nyo. At isa yun sa dahilan guys bakit bumili na rin ako ng helmet na to kasi nga tawag dito, yung mga biyahe namin ngayon ng mga tropa ko medyo malalayo na. So nag-aalala na ako minsan kasi iniisip ko kung dito-dito lang yung ganitong helmet guys para sa akin na
kung dito-dito lang yung mga ikot, mga wala pang 5 kilometers, eh okay pa para sa akin to. Kasi dito sa lugar naman namin, hindi ganun kabilis yung mga sasakyan. Lalo na kapag dyan sa mga lugar na pinupunta ko, eh medyo traffic. So, kung masemplang man ako, hindi naman siguro hahantong sa matinding paghampas ng ulo ko. Kaya ganito yung ginagamit ko dati. Saka wala pa akong budget that time. Tapos ngayon, meron na akong budget at na-realize ko na kailangan ko na mag-upgrade ng helmet kasi nga yung mga biyahe namin tipong delikado na kasi kasabay na nga namin yung mga truck, yung mga malalaking sasakyan. At tingin ko doon, kahit anong ingat mo kapag ka nakasalubong ka, at ilang beses ako nakasalubong guys ng mga driver na hindi nag-iingat, may chance na maaksidente ka. So natatakot ako. Dapat ang i-upgrade ko nga pala guys yung kaset dapat, saka pedalan ko dapat. Yun yung i-upgrade ko sa bisikleta ko. Kaso, buti na lang na nag-ECQ, kaya napaisip-isip ako na total, hindi naman ako makakapadyak masyado ngayon. Ito na lang muna yung bibilin ko. Saka, yung mga may tropa ako na pinipilit niya ako na ang i-upgrade ko muna yung helmet. At ako rin naman, ang priority ko talaga yung safety muna. Kasi alaanhin mo yung ganda ng bisikleta mo kapag sumemplang ka at humampas yung ulo mo at yung helmet mo, tinipid mo, di ba? So walang magagawa yung ganda ng bisikleta mo yun. So kung kaya nyo naman guys, bumili ng helmet na matino para naman sa kaligtasan nyo, bumili na kayo, di ba? Kasi para din naman sa ulo nyo yan. Aanhin nyo yung, sabi ko nga, aanhin nyo naman yung ganda ng bisikleta nyo, di ba? Pag humumpas yung ulo nyo, na-stroke kayo. Oh, sayang lang. So, ito guys, nakakatuwa to. Kasi nga, yung adjuster nya, sayo ko sa inyo. Pero, dahil yung sukat nya guys, saktong-sakto sa akin. Ang ulo ko kasi, 56 guys, 56. Tapos, ang size nito is 56 to 58, tas medium. So, sukatin natin. Yan. So nakakatawa siya guys, pit na pit lang sa ulo ko. Yan, saka ang pogi tignan. Wow, pogi tignan. Ang pogi niya tignan, no? Diba? Medyo maporma na, nakakatawa. Okay nga pala guys, share ko lang ha. Kasi lagi ako may napapansin guys, may mga nagsusuot ng helmet. Kapag kasuot nila yung helmet nila, hindi nila masyadong hinihigpitan yung pagkalagay nung eto, yung banda sa baba, yung banda dito, hindi nila inigpitan kasi nga daw parang nakakasakal. Pero may advice ko sa inyo guys, huwag nyo nang isipin yung nakakasakal. Ang isipin nyo yung hindi umuuga yung helmet sa ulo nyo. Kasi kapag maluwag din yan, kahit anong ganda ng helmet nyo, hindi rin masyado mapuprotektahan yung ulo nyo, diba? Kaya mas okay kung isuotin nyo na maayos yung helmet nyo, yung tipong hindi nauuga sa ulo nyo. Kasi nag-helmet pa kayo, hindi nyo rin naman susuotin na maayos, di ba? Ang priority nyo nga yung kaligtasan nyo, di ba? Hindi yung kapugian nyo, di ba? So, ayun lang guys ngayon. Salamat sa panunood. So, bukas, itatry ko tong helmet ko. God bless.